Ang pelikula ay batay sa malapit na hinaharap. Isang napakalaking asteroid ang sumusulong patungo sa Earth at nagbabantang lipulin ang sangkatauhan. Sa makatuwid, ang internasyonal na komunidad ay nagsama-sama para sa isang operasyon na tinatawag na UNMESS na pinangunahan ng gobyerno ng China. Nilalayo nitong maglunsad ng isang grupo ng mga super nuclear missiles mula sa isang malaking base sa ibabaw ng buwan. Ang plano ay gamitin ang mga missile na ito upang basagin ang asteroid at gamitin ang buwan upang protektahan ang natitirang mga labi mula sa pagtama sa Earth. Pagkatapos ng 8 taon ng masusing pagpaplano, ang mga missile ay inilunsad at ang napakalaking asteroid ay matagumpay na nawasak. Ito ay nagpapadala sa lahat ng tao sa mundo sa isang estado ng siklab ng galit. Samantala sa buwan, ang maintenance engineer ng project, Duguyu, tinatanggap ang project commander, bumalik siksing sa base ng lunar pagkatapos niyang bumalik mula sa paglulunsad ng mga nuclear missiles. Ito ay nagiging malinaw na si Yu ay may malaking crush sa kanyang commander, ngunit ang huli ay pinagsabihan siya sa pagiging tamad at pinabalik siya sa kanyang silid. Narito at narito, pagkatapos ay ibinunyag na ang isa sa mga nuclear missiles, ay itinapon ng solar storm, na nag-iwan ng ilan sa mga fragment ng asteroid patungo sa UNMESS Moon Station. Agad na inalertuhan ni Commander Xing ang lahat sa base, at inutusan silang sumugod sa mga evacuation rocket. Gayunpaman, si Yu ay nawala sa kanyang pag-iisip, hindi napapansin ang banta na nagbabadya sa labas. Sa oras na napansin niya ang mga babala at namulat siya, nalaman niya na ang lahat ng mga rocket, ngunit ang isa, ay umalis na sa ibabaw ng buwan. Ang huling rocket ay pinapilot ni Xing, at si Yu ay sumugod sa kanya, sakay ng kanyang space rover. Ngunit sa kasamaang palad habang nasa daan, bumagsak siya sa isang napakalaking butas, at napilitang lumipad si Xing, na iwan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, umakyat si Yu pabalik sa ibabaw at pinanood ang pag-alis ng rocket. Kasabay nito, ang mga asteroid ay umuulan sa ibabaw ng buwan, na sinisira ang lahat ng bagay sa daan nito. Sa takot sa kanyang buhay, nagmamadali si Yu patungo sa isang kalapit na bunganga para masilungan. Gayunpaman, ang epekto mula sa isang asteroid ay nagtapon sa kanya na parang ragdoll na nawalan ng malay. Lingit sa kanyang kaalaman, isa pang napakalaking asteroid ang lumilipad sa ibabaw ng buwan patungo sa Earth. Sa kalaunan ay nagkamalay si Yu, at nang magsimula siyang magsalita sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa pag-iwan sa kanya, sa wakas ay napansin niya ang malaking asteroid sa isang kurso ng banggaan patungo sa lupa. Di nagtagal, isang napakalaking pagsabog ang nangyari, na nilipol ang malaking bahagi ng ibabaw ng lupa. Nataranta, agad na bumalik si Yu sa base ng buwan at sinubukang humingi ng tulong. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga tao ay sinalubong ng katahimikan. Lumipas ang ilang araw at hindi nagtagal ay napagtanto ni Yu na may posibilidad na siya ang tanging tao na nabubuhay sa universo na ito. Siya ay nawala ng pag-asa at nagsimulang parangalan ang kanyang mga nahulog na kaibigan. Ang maganda lang ay mayroon siyang sapat na pagkain upang tumagal ng hindi bababa sa 80 taon. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa kwarto ng kanyang crush commander na si Xing. Nagalit siya sa kalungkutan, at nakipag-date siya sa DIY figure ni Xing. Pagkatapos kumain, nag-makeout siya sa figure. Samantala, ipinahayag na ang ilang mga tao ay nakaligtas sa asteroid at sa koponan niyo. Ang mga kasama-kasama si Commander Xing ay ligtas na nakabalik sa lupa. Sa isang lugar sa isang underground base, si Commander Xing at ang iba ay awkward na pinapanood si Yue na galit at nakikipag-usap sa kanyang larawan. Nahihiya sila sa kanyang mga aksyon, ngunit naramdaman ng tagapangulo ng proyekto na dapat silang makipag-ugnayan kay Yu. Nais niyang i-broadcast ang kwento ng kaligtasan ni Yu sa lahat ng nabubuhay sa mundo para magkaroon sila ng kislap ng pag-asa at labanan ang kakilakilabot na kalagayan ng pamumuhay na kasalukuyang kinakaharap nila. Gayunpaman, ang tanging problema ay sinira ng asteroid strike ang ugnayan ng komunikasyon sa pagitan ng Yu at ng base sa lupa. Bumalik sa lunar base, napansin Yu ang isang napunit na pakete ng pagkain sa sahig. Nagulat siya nang hindi niya matandaan na binuksan niya ito. Biglang nakarinig si Yu ng ingay na nagmumula sa storage, at pagdating niya doon, napansin niya ang isang hubog na anino ng babae. Dahil dito, muling umaasa si Yu, at nagsimula siyang mangarap na muling mapunan ang lupa. Nagsisimula pa siyang manligaw sa anino, na sa tingin niya ay babae. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, nalaman ni Yu na ito ay isang higanteng kangaroo, na nagngangalangkong na kumakain ng nakaimbak na pagkain. Lumalabas na ang hayop ay dinala sa lunar base para sa mga layunin ng pananaliksik. Mabilis na kumuha ng pala si Yue at sinubukang takutin ang hayop mula sa silid ng tindahan. Ngunit sa kasamaang palad, pinapagalitan lamang nito ang kangaroo at tinatalo nito ang buhay sa kanya. Dahil hindi ito kayang talunin ng pisikal na puwersa, nagbihis si Yue bilang isang babaeng kangaroo at sinubukang akitin si Kong. Ang lansihin ay gumagana ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay nag-backfire ito kay Yu nang ang kangaroo ay nasasabik at sinubukang makipagtalik sa kanya. Sa proseso, tinanggal ni Kong ang kasuotan Yu at inilantad siya. Lalo nitong ikinagalit ang kangaroo at sinipan nito si Yu sa buong silid.
Habang ang lahat ng tao sa mundo ay nagtatakang nanonood, isang matigas ang ulo na si Yu ang naglabas ng kanyang gatlinggon at walang habas na pinaputukan si Kong gamit ang mga plastik na bola. Mukhang umatras si Kong, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito at patuloy na pinalo si Yu. Pagkatapos ng ilang oras na pabalik-balik, matatapos ang laban nang pareho silang kumatok sa isa't isa sa lupa. Habang bumababa si Yu sa lupa, napansin niya na ang aparato ng komunikasyon ay tumatanggap ng mga signal mula sa Earth. Muli itong nagbibigay ng kislap ng pag-asa kay Yu na marahil ay nakaligtas ang sangkatauhan. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, ipinahayag na ang signal ay sanhi ng buntot ng kangaroo. Matapos mabawi ang gana na umuwi, emosyonal na sinabi ni Yu kay Kong na baka magkaroon sila ng pagkakataong makauwi muli. Gayunpaman, sinira ng kangaroo ang sandali at muli siyang sinuntok. 200 araw na ang lumipas mula noong insidente, at ngayon, natutunan ni Yu na mabuhay kasama ang kangaroo. Nag-conjured din siya ng planong pagtaka sa Earth. Gusto niyang gamitin ang spacecraft na naiwan ng mission Apollo 18 para ilunsad ang kanyang sarili sa isang malapit na space station at gamitin ang mga escape pod nito para bumalik sa lupa. Isang araw, nagtakda si Yu na kunin ang spacecraft kasama si Kong. Sa kalaunan ay pinamamahalaan ng dalawa na ibalik ito sa base, ngunit napagtanto ni Yu na ang rocket ay maaari lamang magdala ng bigat na 20 pounds. Ang problemang ito ay malulutas lamang kung makakahanap siya ng ibang propulsion system. Sa kabutihang palad, ang prototype ng isang nuclear weapon ay nasa buwan pa rin kaya nagpasya si Yu na pumunta, kunin ito. Pagkatapos maghanda sa mga kinakailangang mahalagang bagay, agad na nakipagsapalaran si Yu kasama si Kong upang makuha ang nuclear rocket. Alam niya na ang paglalakbay ay maaaring tumagal ng ilang linggo dahil ang research building na kinaroroonan ng rocket ay matatagpuan sa kabilang bahagi ng buwan. Bumalik sa lupa, sabik na pinapanood sila ni Commander Xing at ng iba pa dahil ang sasakyan ni Yu ay solar-powered lamang at ang araw ay sumisikat lamang sa ibabaw ng buwan sa loob ng 14 na araw bawat lunar cycle. Nangangahulugan ito na ang sasakyan ay maaari lamang maglakbay ng 6,500 km, ngunit ang research building ay matatagpuan 8,000 km ang layo mula sa base ni Yu. Pagkatapos ng paglubog ng araw sa buwan, si Yu ay mapadpad sa gitna ng kawalan at magyelo hanggang mamatay. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa. Napansin ni Xing at ng iba pa na si Yu ay talagang patungo sa kabilang direksyon. Plano pala niyang habulin ang sikat ng araw dahil umiikot lang ang buwan sa bilis na 16 km kada oras. Ito ay nagbibigay kay Yu ng eksaktong 41 araw upang makumpleto ang kanyang misyon, kung saan siya ay natutulog lamang ng 4 oras sa isang araw. Sa pagdaan ng mga araw, siya ay nagiging sobrang pagod na pagod at nagsisimula pa nga siyang mag-hallucinate. Buti na lang at nandyan si Kong para i-motivate siya na magpatuloy. Matapos ang isang mahaba at mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa pasilidad ng pananaliksik. Sa loob, nakita ni Yu ang nuclear warhead at maingat na ibinaba ito sa lupa. Gayunpaman, nagsimulang maglaro ang kangaroo gamit ang mga control button na naglalagay sa panganib sa misyon at nagpapadala kay Yu sa panic mode. Sa kanyang pagbabalik sa home base na may warhead, ikinulong ni Yu si Kong sa loob ng kanyang bowl para pigilan siyang muling malagay sa panganib ang misyon. Ito ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay, kaya't nagpatugtog si Yu ng malakas na musika upang panatilihing naaaliw ang kanyang sarili. Dahil dito, hindi niya napapansin kung kailan humiwalay sa sasakyan ang trunk na may dalang kangaroo. Matapos maglakbay ng 100 kilometro, sa wakas ay napagtanto ni Yu na si Kong ay naiwan dahil sa kanyang pagkakamali. Ngayon, nahaharap si Yu sa isang mahirap na desisyon. Kung babalik siya para kunin si Kong, mawawalan siya ng sikat ng araw at hihinto sa paggana ang sasakyan. Ngunit kung hindi siya pupunta, si Kong ay magyelo hanggang mamatay. Saglit na nag-isip si Yue at kalaunan ay nagpa siya na bumalik at kunin ang kangaroo na inilalagay sa panganib ang sariling buhay. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay sa kabilang direksyon, nakarating siya sa truck at muling nakasama ang kanyang kaibigan. Ang dalawa ay nagbabahagi ng isang emosyonal na sandali, at tulad ng isang tuta, dinilaan siya ni Kong dahil sa pananabik. Pagkatapos ay naglakbay ang dalawa patungo sa base, habang sinusubukang huwag makatulog habang ang araw ay patuloy na lumalayo sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, kahit na pagkatapos ng kanilang pinakamahusay na mga pagsisikap, ang araw ay umiiwas sa dalawa, na ginagawang imposible para sa kanila na mabuhay. Sa kabila nito, tumanggi si Yu na sumuko, at ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho ng sasakyan dahil sa pilitan itong pumasok sa mga huling oras ng baterya nito. Pinapatay din niya ang init upang makatipid ng mas maraming enerhiya hanggat maaari. Sa kalaunan, naubusan ng baterya ang kotse at huminto ito 55 km ang layo mula sa kanilang base. Ngayon, 3 oras na lang ng oxygen ang dalawa, at sa wakas ay sumuko na si Yu. Lumabas siya ng sasakyan at hinihintay ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, isang ideya ang biglang sumakit sa kanya, nang mapansin niyang ang kanyang hayop na kaibigan ay naakit sa refleksyon mula sa kanyang salamin. Mabilis niyang inilabas ang pinto ng kanyang sasakyan at ginawa itong kareta na papaganahin ni Kong.
Pagkatapos ay nagpapasikat si Yu ng mga light beam sa harap ng kangaroo para habulin niya ito. Gumagana ang trick at nagsimula siyang mag-slide sa ibabaw ng buwan tulad ni Santa Claus. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo ang dalawa sa isang higanteng hukay, ngunit muling tumanggi si Yuan na sumuko, at inutusan si Kong na tumalon dito. Habang lumilipad sila sa higanteng butas, pinakawalan niya ang tangke ng gas sa kanyang likod na nagbibigay sa kanila ng sapat na tulak na kinakailangan upang makarating sa kabilang panig at kalaunan sa base. Bumalik sa lupa, ang chairman ng proyekto ay nag-broadcast ng paglalakbay ni Yu sa natitirang mga tao at nagbibigay ito sa kanila ng lakas ng loob at pag-asa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa buwan, ibinalik ni Yu ang higanteng warhead at naghanda para sa kanyang pagbabalik sa lupa. Lingit sa kanyang kaalaman, ipinahayag na ang pangalawang asteroid ay patungo sa lupa. Nang maglaon, nakatanggap si Yu ng isa pang senyales at naging umaasa na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya ng mga nakaligtas na tao sa mundo. Sa kasamaang palad, ang kanyang kaligayahan sa lalong madaling panahon ay nauwi sa pagkabigo nang makita niya na ito ay talagang darating dahil sa ginugulo ng kangaroo ang mga wire. Kaya naman, muling nawala ng pag-asa si Yu, at nagpa siyang i-abort ang kanyang misyon. Gayunpaman, ang mga tao sa mundo ay tumanggi na hayaan siyang sumuko, at mag-isip ng ideya na makipag-ugnayan sa kanya. Lahat sila ay nagtitipon sa isang partikular na lugar, at sama-samang pinapakinang ang kanilang mga flashlight patungo sa buwan. Sa kalaunan ay napansin ni Yu ang signal at napaiyak, napagtanto na hindi lang siya ang tao na nabubuhay. Nang maglaon, na may muling pinasiglang pagganyak. Inayos niya muli ang mga receiver, at sa wakas ay nakipag-ugnayan na siya sa mga tao sa mundo kasama ang kanyang crush na si Commander Xing. Sa isang pribadong sandali, ipinagtapat ni Yu kay Xing na siya ang tanging dahilan para pumunta siya sa misyon ng UNMS. Naantik si Xing sa kanyang pag-amin at humingi siya ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Sa susunod na eksena, si Yu, sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa koponan pabalik sa lupa, ay nagsimulang baguhin ang propulsion system ng rocket gamit ang atomic weapon para maibalik siya nito sa bahay. Pagkatapos makumpleto ang pag-setup, sina Yu at Kong ay nagsimula sa kanilang paglalakbay at ligtas na pumasok sa orbit, nang hindi alam na ang pangalawang asteroid ay direktang patungo sa Earth. Habang nagdiriwang ang mga tao sa kanilang tahanan, narating ni Yu ang Lunar Space Station. Habang naghahanda siyang pumasok sa mga escape pod, sa wakas ay nalaman ni Commander Xing ang tungkol sa asteroid na nagbabantang lipulin ang planetang Earth. Napagtanto ng UNMS HQ na tanging si Yu lang ang makakapagligtas sa sangkatauhan dahil hawak niya ang sandatang nuklear sa ibabaw ng Lunar Space Station. Naiwan na walang pagpipilian, ibinalita ni Xing ang balitang ito kay Yu at nakakagulat, pumayag siyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang sangkatauhan. Kasunod nito, inuutusan ng UNMS ang lahat ng tao sa mundo na bumalik sa kanilang mga kanlungan at maghanda para sa pinakamasama. Samantala sa kalawakan, lumuluhang nagpaalam si Yu kay Kong at pinabalik siya sa Earth sa isang escape pod. Si Yu ay isang emosyonal na pagkawasak, ngunit kinokolekta niya ang kanyang sarili dahil siya ay naatasang iligtas ang sangkatauhan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumungo si Yu patungo sa asteroid at pumasok sa isang kumpol ng mga higanteng bato. Pinipilit niyang iwasan ang mga ito, ngunit mas nagiging masikip at magulo ang kanyang paligid. Ang isang bato ay tuluyang bumangga sa kanyang barko, na naging sanhi ng marahas na pag-ikot ng barko sa kalawakan. Yu scrambles upang patatagin ang barko, na ganap na wala sa kontrol. Sa kalaunan, siya ay nakaisip ng isang solusyon. Binuksan niya ang pinto ng barko, at ginamit ito upang ipantay ang presyon, sa wakas ay pinahinto ang pag-ikot. Pagkatapos ay sinuri ni Yu ang makina ng barko para lamang malaman na ganap na itong nawasak at hindi na siya maakay sa asteroid. Naiwan na walang ibang pagpipilian. Nagpa siya siyang manumanong dalhin ang nuclear bomb sa higanteng asteroid. Nangangahulugan nito na si Yu ay namatay sa isang napakasakit na kamatayan. Gayunpaman, nang walang pagdadalawang isip, lumabas siya at binuksan ang warhead. Pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang jetpack para dumiretso sa napakalaking asteroid habang kinakaladkad ang nuclear warhead kasama niya. Ang spacesuit ni Yu ay dahan-dahang nawasak ng hindi mabilang na mga bato, ngunit sa wakas ay narating niya ang asteroid. Sa kanyang huling sandali, naalala niya ang kanyang crush na si Commander Xing bago naganap ang isang napakalaking pagsabog at ang asteroid ay nagkawatak-watak. Bumalik sa lupa, sa wakas ay lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga kanlungan at napansin ang higanteng pagsabog sa kalangitan. Tuwang-tuwa sila na nakaligtas sa apokalipse, ngunit nalulungkot din na isinakripisyo ni Yu ang kanyang sarili. Lumipas ang ilang taon at naibalik ng mga tao ang Earth sa dati nitong kaluwalhetyan. Ang kangaroo, Kong, ay ibinalik sa natural na tirahan nito habang si Commander Xing at ang kanyang koponan ay muling ibinalik sa buwan upang maipagpatuloy nila ang kanilang gawain sa pagprotekta sa mundo mula sa mga banta ng extraterrestrial.